good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga tagapanood. Maraming salamat po sa lahat at sa inyong mga suporta, sa mga nagsusubscribe, nagla-like, nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. I really appreciate all of you guys. At sa ating pong mga baguhan, welcome po sa aking channel. At subscribe na rin po kayo. Click notification bell para updated po kayo sa aking video. Okay? Isel 77 TV channel, my card never lie. Okay? So, ngayon ay magbabasa po tayo ng month of July. Okay? So, ito ay advance na pagbasa sa month of July dahil ngayon po ako may time. Okay? Ito ay para sa month of July, collective love reading. Okay? Alright. Kung ang baraha ko ay napipil nyo o ang bawat sinasabi ko sa inyo ay napipil nyo o nare-relate kayo, ibig sabihin ito ay para sa inyo. Okay? So, kung ang baraha ko ay hindi nyo naman napipil, huwag nyo insist at ito po ay energy. Okay? Assist the situation. Okay? Assist the situation. Ano ang ating love reading ng January, ng July. See the bigger picture. Okay? At tingnan natin kung ano pa ang ating be real. Okay? So, meron ditong tension na tension at may mga sitwasyon na kailangan niyang harapin ito sa ligalo o sa mga barangay o mga kapita, pamilya sa pamilya, yung mga ganun ang sitwasyon na nakikita ko dito, okay? So, meron ditong see the bigger picture at be real. Mag-isip ka na 10 beses, sabi ko nga, bago ka mag-desisyon. Ito ay, it's all about your decision, okay? So, tingnan natin a year from now, okay? A year from now. No need to worry, okay? See the bigger picture and no need to worry, sabi ng angel at tingnan natin, and said ay be real at no ang sagot. Hindi ko alam kung bakit, isa pa. Peaceful resolution, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang masasabi natin ngayong July, okay? Alright, oh, soulmate, okay? At meron ditong romantic feelings, alright? At meron ditong free yourself, okay? So, free yourself sa iyong mga negative thought at negative thinking, okay? Dahil, kung kayo ay palaging nasa negative energy na ibig sabihin nagda-doubt ka kung ikaw ba ay magkakameron ng peace of mind, peace of heart, and peace of life, ay huwag mong pabigatin ang sarili mo. Dahil meron kang anghel na gabay, no? Na sa bawat panalangin mo, na andyan sila, nakikinig sila. Sa bawat pagtulo ng luha mo, nakikinig sila, no? Basta i-open chakra mo lang ang sarili mo. Makipag-usap ka ng taimtim sa kanila. At alam ko, kapag na-open mo yon ay mapipil mo na nandyan lang sila sa tabi mo, okay? So, meron ditong soulmate, okay? At meron ditong romantic feelings, okay? So, ito ay tungkol sa mag-asawa o magkarelasyon o same sex, depende sa inyong sitwasyon, na meron ditong kailangan yung pagdesisyon ng mabuti sa July, okay? So, free yourself, okay? At kailangan nyo ng assessment. Meron ako nakikita dito na, example, hindi lahat ha, na matagal kayong nag-file ng divorce. Ngayon July ay meron kayong haharapin, okay? Meron kayong date na pag-uusapan, ganun ang date, ganun ang araw, kayo ay mag-final decision kung ano yon, ano? So, meron ditong free yourself at meron ditong soulmate and romantic feelings, okay? So, meron tao dito na nakikita ko na meron siyang 10 beses mong iisipin bago ka magdesisyon. Dahil isa-isang desisyong mali, ang nakasalalay ay ang iyong kaligayahan at ang iyong sariling reputasyon. Okay? So, hindi pa huli ang lahat, ano? Dahil ngayon ay June pa lang. Dahil sa bawat, sa July ay may malaki kayong ambag sa sarili ninyo na pagdidesisyonan nyo para sa inyong sarili, sa inyong kaligayahan, peace of life, peace of mind, peace of heart, ano? Okay? Kaya nga meron ditong peace, free yourself, okay? Pagdidesisyonan nyo ito at meron ditong peaceful resolution, okay?
So, may nakikita ako dito na kumakapit pa rin siya kahit ito'y isang toxic. Meron ako nakikita dito na hindi hinihiwalayan kahit ayaw na niya. Okay? So, meron kayong kailangang kausapin o depende sa bawat sitwasyon na meron kayo. Meron ng nag-file ng divorce, meron ng nag-usap sa barangay, magkikita sa July, anong araw, anong date, may mga ganun sitwasyon, okay? At meron ditong soulmate at romantic feelings. Merong soulmate ng mag-asawa, mag-live-in partner, boyfriend, girlfriend na talagang dapat yung pag-desisyonan, okay? Free yourself, ibig sabihin, malaking desisyon ang gagawin nyo 10 beses bago mag-isip kung ikaw ay desidido. Okay? Hindi. Okay? So, tingnan natin kung ano ang sitwasyon na meron kayo. Okay? Angel Spirit, Holy Spirit, please give me the energy for the month of July. For the month of July. May nakikita ko ditong i-release ang toxic situation eh. I-release ang toxic situation at kinakailangan na niya ng formal na hiwalayan. Okay? So, let's see kung anong ibig sabihin. Okay? Holy Spirit, Angel Spirit, please give me energy for the month of July. Okay? Alright. So, soulmate connection. So, meron dito the Empress in the reverse. Ano? So, meron ditong talagang blockage and the Hierophant, the Queen of Wands in the reverse. Meron ditong tao na wala nang pakialam, no? Kumbaga, ipinagpa sa Diyos na lang niya yung mga sitwasyon na meron siya. At ito yung soulmate connection, ano? So, meron dito na wala siyang nakikitang pag-asa, wala siyang napipil na ano pa man na dapat niyang ipaglaban sa taong ito. At ito ay nagdesisyon, ito ay, kumbaga, kung ito'y up, ito ay blockage. Wala na siyang blockage kasi naisip na niya na ano pang panghahawakan ko sa taong ito? Anong panghahawakan ko sa taong ito, no? Na wala ikaw ba o ang karelasyon mo ba ang hindi na naninindigan sa sitwasyong ito? Okay? Kaya nga assist the situation. Kailangan niyo ng kausap o kailangan niyo na ng halimbawa example, pamilya sa pamilya, mag-uusap about sa sitwasyon nyo, o sa barangay, o sa mga lawyer, no? Depende sa inyong sitwasyon. Meron kayong malaking desisyon na gagawin ngayong July, okay? So, tingnan natin ano pa ang sabi. Holy Spirit, Angel Spirit, please give me the energy of month of July. So, meron dito, ayaw mo. Meron ditong romantic feelings at ayaw mong matapos ito, no? Kasi reverse siya. Ayaw mong matapos. No need to worry, okay? So, natatakot ka. Ito ay isang kasal, okay? O strong relationship. Ayaw mong matapos. Ayaw mong masira ang kasal. Pero alam mo na ikaw ay hindi na-appreciate ng taong ito. Alam mo, may pinagsasaalang-alang ka dito ng mga anak mo o sa sitwasyon na ikaw baga ay nahihiya sa mga tao na ikaw ay mapapahiwalay o ikaw ay baga iniisip mo ang sarili mo na kung ano yung sasabihin sa'yo ng tao kaya ayaw mo humiwalay dito, okay? So, ayaw mong matapos ito. See the bigger picture. See the bigger picture. So, pag-aralan mo mabuti kung ano ang bawat hakbangin mo, okay? Kasi gusto mong panghawakan pangkasal nyo eh. Meron ganun, ang asawa mo ba ang gustong panghawakan pangkasal at ayaw niyang makipag-divorce sa iyo at ikaw naman ang gusto ng divorce. Kasi meron ditong wala nang pakialam o wala nang pag-asa eh kasi toxic ito, wala nang nakikitang pagkakasundo, ano? Kahit sa piling mo, siya ay soulmate mo, ano? Siya ay soulmate mo. Siguro ay hindi natin alam kung anong tingnan natin. Ano pa? Free yourself ang sabi at be real. Free yourself at be real. So, gusto mo ng victory, gusto mo ng katahimikan. You see, meron ditong the lovers at soulmate connection din ito at teamwork. So, gusto mong
makalaya, no? Gusto mong makalaya sa sitwasyon ng toxicity. Gusto mong makalaya sa sitwasyon na kung anong meron ka na hindi na nagwo-working out sa iyo, okay? So ito ay victory, okay? Victory at ito ay the lovers at ito ay working out together, ano? So pray yourself at ang sabi ay meron ditong no need to worry at romantic feelings, okay? So meron tao dito na ayaw matapos ang inyong sitwasyon o ayaw makipaghiwalay sa inyo at meron ditong pagtanggi sa ano, okay? So tingnan natin. Hindi ko alam kung ito ay yung pass nyo at meron ditong new love, no? Meron ditong the lovers, three of pentacles at the six of wands. Kumbaga, victory ito. Free yourself na makakalaya ka dito. Kumbaga, magwo-working out yung kalayaan mo na ikaw ay magkakameron ng peace of mind kapag nagdesisyon ka ng tama sa buhay mo. Ano? Be real ka. Be real. Ang nararamdaman ko dito, masaya ka na wala na siya sa buhay mo. Yun ang na, yung napipil ko. Ang boyfriend, ang asawang ba o ikaw o yung kalibing partner mo ba o ikaw, depende sa inyong mga sitwasyon kung anong meron kayo na parang mas masaya ka pa na wala siya. Okay? Be real. Kasi ay talagang ikaw ay pagod na, napapagod ka na sa paulit-ulit na sitwasyon na meron ka. Ano? Ito ay 10 of swords. Ano? So parang sa iyong sarili, wala naman akong pangahawakan. Paulit-ulit lang na magbabati, magbabago, papangako, tapos hindi, ano? At dito naman ay merong ayaw makipaghiwalay sa iyo. Paulit-ulit siyang nandyan sa iyo, hinahawakan ka, ayaw niyang makipaghiwalay, okay? Pero ito ay talagang sinasabi mo na wala na akong pakialam sa iyo, no? So, see the bigger picture, okay? See the bigger picture. At ito ay may romantic feeling sa iyo, kaya ayaw kanyang iwanan. Okay? So, alam nyo, ang soulmate connection ay kakaiba sa lahat ng sa lahat ng mga nakarelasyon nyo, nakilala nyo, at ito'y romantic feelings. Marami siyang example, lalaki o babae na nakarelasyon. Pero pagdating sa kama, iba ka. Yun ang parang sinasabi ng baraha sa akin na iba ka, kaya hindi ka mapakawalan nito. Meron siyang sa kaibuturan ng kanyang isip at puso kapag ikaw ang kasama niya at kayo ay may nangyayari sa inyo, nagiging kumpleto ang buhay niya, no? Pero ayaw mo na, kasi nga ito ay merong toxicity. May toxicity itong tao na ito. Kumbaga, ano yun, sa isang relasyon, sa kama lang ba? Hindi ganon. Sa isang relasyon, kailangan lahat. Dala-dala mo yan, 100%. Hindi sa kama lang, no? Hindi lang sa kama lumiligay ang tao. Kailangan ng love, kailangan ng care, kailangan ng suporta, no? Hindi lang sa love. O meron din namang nakikipagniig ay akala nila yun ang kaligayahan ng isang tao, no? Ang ang kakompletuhan ng isang tao, no, ay ang pagmamahal. Kung ikaw ay nakikipagniig, wala kang pagmamahal, anong saysay, ano? So, kailangan nating pahalagahan ang tao at ang ating sarili na kailangan natin. Itong matagal mo nang kakilala, soulmate connection ito, na talagang ikaw ay nagpahirap at matagal kang naghirap at nagtiis sa taong ito. Okay? Pinanghawakan mo ito o siya ang nanghahawak ngayon sa iyo dahil nagdesisyon ka na. Ayaw mo na. Pakakawalan mo na ito. At ito ay magwo-working out sa sarili mo. Okay? Ikaw ang magwo-working out sa sarili mo at alam mong mamahalin mo ang sarili mo at magiging victory ka. Magiging masaya ka, be real. Mas masaya ka pa na mag-isa ka na lang o mas masaya ka na lang na i-focus ang sarili mo sa mga anak mo o sa ibang bagay, hindi sa relasyong toxic. Okay? Okay? Okay. So, moving on tayo, guys. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi ng ating card. Okay? So, ating i-clarify one by one. So, King of Knight of Wands in the reverse. Kumbaga, hindi na siya naninindigan o ikaw ba ang hindi na naninindigan dahil ayaw mo na. Ayaw mo nang nang paulit-ulit na sitwasyon. You see, Knight of Swords, ikaw ay nakatigil kasi gusto mo ng katotohanan. Ano ba saan mapatutunguhan? Dahil ito'y paulit-ulit at ito'y burden sa iyo, ano? At gusto mong mag-moving on, mag-isa. Okay? You see, ikaw ay mag-isang mag-moving on dito. So, ano itong hindi na blockage sa iyo? Dahil ito ay Two of Swords in the reverse, ano? Nag-desisyon ka, ano? Na ito ay nag-desisyon ka
So may nakikita din ako dito, ano, will of fortune ito ay may pagbalik baka dito sa iyong ex, okay? O ito ay new love. Hindi ko alam kung ano. May nakita ako doong six of cups, kung naaalala nyo. May six of cups ba dito? Doon sa kabila siguro. Na ito ay matagal nyo nang kakilala na babalikan nyo. Okay? May energy ako nakikita dito na ganun. You see, karma ito guys. May karma dito guys. Six of Pentacles. Ito ay imbalance situation. Kaya kayo ay nag-isip ng mabuti dito. Magdi-decision kayo dito dahil ito'y toxic. Wala itong, kumbaga, nag-isip kayo anong panghahawakan ko sa iyo sa paulit-ulit mong pagyayabang, pangloloko sa akin. Sa paulit-ulit mong pagsasabi ng hindi ka na gagawa noon, magbabago ka na, mga ganun, ano? So, ito'y imbalance situation sa inyong sitwasyon, no? At magbubuong ka mag-isa dahil alam mo na walang kahihinatnan. Meron ditong will of fortune, pero meron ditong karma, okay? So, meron ditong good karma dahil lumabas ang lucky fortune, may good karma dito. At ang sabi nga ng angel dito ay, no need to worry, okay? No need to worry kung makikipaghiwalay ka sa taong ito, pero kailangan mo ng assist at kailangan mo ng 10 beses bago ka mag-isip sa bawat decisionan mo sa July, okay? Alright, so meron ditong the high priestess in the reverse. So, ibig sabihin, hindi mo nakikita ang bawat decision mo. Hindi mo nakikita na siya ay soulmate mo, okay? Dahil nga ikaw ay close off o ang person mo ang close off sa iyo. Dahil wala na siyang pakialam. Wala na siyang dapat ipaglaban, ano? Dahil sa paulit-ulit na sitwasyon na meron kayo. Napapagod ka na, okay? So, the chariot, mag-moving on ka, no? At meron ditong communication and traveling. So, siguro ikaw ay aalis sa lugar o lilipat ng bahay at ito ay new opportunity sa iyo na gagawin mo ito para ikaw ay maka-free yourself, okay? Free yourself sa toxicity, sa mga taong walang pagpapahalaga, sa mga taong paulit-ulit ang pangakong napapako, ay iyon ang pagdesisyonan. Meron kang good karma, okay? So, sa lahat ng paghihirap na meron kang good karma. Your angel is always in your side. Remember that? Dahil meron ditong nagsabi ay, no need to worry. No need to worry, okay? No need to worry. Kung isipin yung romantic feelings dahil may mga bagay na taong magbibigay nito ng mas higit pa sa inaakala mo. Okay? So, tingnan natin ano ang the tower in the reverse, okay? So, tingnan natin dahil meron ditong ang lalim dito ah. Meron ditong tower in the reverse na ayaw niyang matapos. Ayaw niyang masira ang pamilya o ayaw niyang masira ang sitwasyon, ano? At meron doong will of fortune, no? Will of fortune. Hindi natin alam ang sitwasyon niyo na ang asawa mo ba o ikaw ba ang ayaw mong masira ang sitwasyon kahit na ito'y toxicity, may pinanghahawakan ka. Ibig ko nga sabihin ay meron itong romantic feelings na sa kama masaya. Ikaw ang hinahanap niya. Wala kang katulad. Yung mga ganun. Pero hindi naman ibig sabihin sa kama lang umiikot ang ang relasyon. Ano? Kailangan natin ng love, care, support. Ano? So, ano pa ang ating tower in the reverse. So, ito ay 5 of Wands. You see, ito ay cause palagi ng inyong awayan. Ano? Pagsiselos, pagtatalo, pangakong napapako. Yung mga ganong sitwasyon na meron kayo. No? So, gusto mo lang naman ay kaliwanagan at kaligayahan. Pero, ang binibigyan ng taong ito ay, you see, meron ditong justice, meron ditong hiwalayan, at ito ay Queen of Pentacles. Nag-iisip ka at talagang meron ditong Queen of Pentacles, pagkakataon mong mag-isip ng tama dito, okay? Pagkakataon mong mag-isip ng tama. At ipakita mo na ikaw ay okay ka nang wala siya, okay? Dahil pagod ka na eh. Doon sa isa, wala ka nang panghahawakan sa taong ito. Ano ba ang panghahawakan? Na pag-uuwi lang siya, masaya siya? Pag-uuwi, pag may time lang siya, saka siya? Ganon? Kapag wala, pag busy na siya sa iba o pag wala na, tawag-tawag lang, ano yun, panakip-butas ka lang ba? So, meron ditong justice, okay? May justice dito. Meron ditong 10 beses mong iisipin bago mo gagawin, okay? So, mag-isip ng mabuti sa iyong kapakanan, okay? So, ito ay new opportunity. May Ace of Pentacles at merong Ace of
King of Queen of Pentacles, ano? Ito isang new opportunity sa buhay mo ngayong July. Okay? So maganda ito. Tingnan natin kung ano itong strong relationship. Tingnan natin itong Four of Wands, kung anong ibig sabihin ito. Four of Wands, you see, lahat ay pentacles dito. May magkakameron ng malaking pera dito. Oh, may magician at meron ditong nine of cups in the reverse. Meron ditong hindi masaya. Meron ditong hindi masaya sa gagawin mo o sa makakamit mong sitwasyon. Okay? Either ang hindi masaya dito ay ang iyong karelasyon na ayaw niyang makita kang tagumpay o ayaw niyang makita ka masaya sa piling ng iba. May ganun, no? Dahil ito ay magician, ito ay wish mo na makalaya ka. Ayoko na, pagod na ako. Gusto kong makita ang halaga ng aking sarili. Gusto kong makita na may magmamahal sa akin. May mga ganun, ano? At ayaw niyang makita ka na masaya. Ano? Ayaw niyang makita kang masaya o ayaw niyang humiwalay sa iyo. Kung maghihiwalay kayo, ayaw kanyang makita ang maligaya sa piling ng iba. May mga ganun akong sitwasyon nakikita at meron ditong Four of Cups, pagtanggi sa alok o ito ay holding back, no? Ikaw ba ang nag-holding back o siya? So meron ditong new perspective o sakripisyo about sa the High Priestess. Ito ay isang sakasal din, okay? So it's strong relationship din ito at meron ditong Knight of Cups. Okay. So alam nyo, may napapansin ako dito na parehas nyong mahal ang isa't isa, but the different way. The different way. Okay, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ito ay King of Cups, ano? Ito ay isang taong mapagmahal din, emotional, at alam niya kung anong gugustuhin niya. Alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang kanya paninindigan sa sarili. Okay? So, meron din ditong papakita ko sa inyo bakit magkaiba kayo ng different way. Ito ay Queen of Pentacles. Ano? Ito ay isang babaeng mapagmahal, may paninindigan sa sarili, no? At ito ay alam kung ano at ang kanyang ipaglalaban. Mapagmahal ito, no? Pero ito ay ibang klaseng pagmamahal at ito ay ibang klaseng pagmamahal. You see? Pentacles at Cups, magkaiba yon. Ito ay very emotional at ito ay talagang ano siya, down to earth siya. Kaya niyan lahat, ano? Kaya niyan lahat. So itong lalaki ay mapagmahal, emotional at gusto nito sa kama lang. Okay? So ikaw ay lahat gusto mo kasi earth ito, okay? Queen of Pentacles ay ang hawak mo ay sa mundong ito na lahat kaya mo. Kaya mong ipakita ang pagmamahal mo, pagsasakripisyo mo, ang care mo, suporta mo, lahat na. Pero siya ano? Masaya lang siya pagkasama ka, pagkatabi ka. Ganun lang ba ang pagmamahal na hanap na ipakaya niyang ibigay sa'yo? No. No. Kailangan mo 100% at lahat ng responsible paano ba yung responsibility bilang isang karelasyon ay gagawin niya, hindi lang sa kama. Di ba? May ganun, ano? So, may lumabas ditong Five of Swords na talagang kayo ay nag-aaway ng taong ito parate. Okay? Maraming bagay na nag-aaway kayo. Meron akong napapansin dito, meron din akong napipil dito na ito'y basta tira ng tira na laang dahil ang gusto nga niya ay yung kaligayahan na hinahanap niya sa iyo pero hindi niya napapansin na hindi ka masaya o hindi niya nararamdaman na masaya ka. No? Basta siya tira ng tira, ganun siya. No? Kahit ikaw ay oo na lang ng oo, buka ka lang buka, kahit wala kang feelings, may ganun ako nakikita dito, may napipil ako dito, no? So, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng free yourself at you have a peaceful resolution, meron kang victory at meron kang the lovers at meron kang Three of Pentacles. Ikaw ay nag-working out sa sarili mo na maging peaceful resolution, makalaya sa taong ito, magkameron ka ng pagmamahal sa sarili mo, free yourself, ano? So, tingnan natin. Standing your grounds, okay? So, tingnan natin. Be real lang, okay? So, tingnan natin anong ibig sabihin ng victory.
at victory. You see? Ayaw, protektahan mo ang sarili mo at magdidesisyon ka sa taong ito na ikakat mo ito, okay? 10 beses mong iisipin ang gagawin mo, ano? At magkakameron ka ng lakas ng loob dito, okay? Na gagawin mo. So, ito ay mahalin ang sarili, okay? Mahalin ang sarili, tingnan natin, at ikaw ay magkakameron ng new beginning dito. Piece of life, may katotohanan dito, okay? May katotohanan dito na 6 of cups. Ito, lumabas na naman, okay? So, ngayon July, magdidesisyon ka, no? May nakikita ako dito na isang relasyon, toxic, walang pwedeng panghawakan na ito ay magiging matibay, magiging strong relationship, wala, pero kayo ay kasal nito o kayo ay talagang, example, marami na kayong pagsasama ng taong ito, pero ikaw ay magdidesisyon na 10 beses bago mo iisipin ang desisyon mo, ano? Ito ay pagpapalaya sa sarili mo dahil meron ka ditong win fortune doon at new opportunity at meron ditong 6 of cups na ito ay matagal mo nang kakilala o pagbalik ng isang kakilala mo matagal na magbibigay ng lahat ng pagkukulang ng taong ito sa iyo. Naiintindihan nyo ba ako, guys? Naiintindihan nyo ba ako? So, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng sana yon, the lovers, okay? Tingnan natin itong the lovers kung sino. Tingnan natin. Thumb up kayo, guys. Thumb up. Oh, you see? The lovers and the 2 of cups. Talagang soulmate kayo nito. Nitong, hindi ko alam kung ito ay new love nyo kasi free yourself eh. Ito ay free yourself muna bago kayo ma-inlove o bago kayo mag-decision, okay? You see, timing ito. Timing, talagang will of fortune. Karma ito, oh. Knight of Swords. Meron ditong katotohanan na talagang dapat mong tanggapin na hindi na mag-working out yung inyong old relationship o ito yung toxic relation na meron ka, okay? So, talagang makikita mo ang pagkakaiba ng taong ito, okay? So, ano itong teamwork? Ano itong pag-iisipan mong mabuti na ito ay mag-working out sa iyo at be real, ito ay mararamdaman mong kakaiba sa iyo. Okay? So, matagal mong hinintay ang taong ito na, you see, Queen at King, oh, stable relationship ito, oh. Partnership ito. So, matagal mong hinintay ang taong ito, okay? At ikaw ay nag-standing on the grounds na talagang wala ka ng pag-asa doon sa iyong karelasyon at meron ka ditong Queen of Cups na talagang magbibigay sa iyo ng hinahanap mo. Hinahanap mo sa isang taong magbibigay ng pagmamahal sa iyo. Yun yung nakikita ko dito. Kasi dito ay merong magkaiba. May magkaiba ng pagmamahal. Ano? Mahal yung isa't isa pero magkaiba ng different way kayo. Pero dito sa isang darating o sa isang sitwasyon na magkakameron ka ng same match, okay? Same kayo, same. May nakikita akong ganun. Be real lang sa sarili mo, okay? So, ito ang nakikita ko sa buwan ng July. Mag-isip ng 10 beses bago ka sumuong sa bagong karelasyon, ano? Dahil meron doong good karma. So, ngayon July ay marirelease nyo ang inyong mga toxicity, kung anong meron kayo sa inyong sitwasyon, at magkakameron kayo ng peaceful resolution, okay? Peaceful resolution, alright? Peaceful resolution. Peace of mind, peace of heart, peace of life. Wow! Ang galing! Ang galing-galing! Ganda! Ang ganda-ganda. So, tingnan natin kung ano masasabi ng ating advice sa ating mga panood. Okay? So, thumb up kayo guys at click notification bell para updated kayo sa aking video. SL77TV channel, my card never lie. Okay? Safe and happy and travel. Protection from harm when journeying, okay? So, meron ditong magkikita at meron ako nakikita doon may paglipat ng lugar, may paglipat ng lugar at may paglipat ng bahay, ano? Dahil nga kayo ay magdidesisyon kayo na kayo ay lumipat o umalis na sa taong ito, ano? Abracadabra with wings, okay? So, ito na yung abracadabra with wings, ano?
fantastic good future, fortune, and lucky chains. Ang ganda, okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na meron kayong good karma, okay? May good karma kayo ngayong July. So, ano pa? Goodies. Healing feminine energy. Okay, so ang ganda nito at kayo ay maghihiling sa inyong mga pagsubok sa buhay, sa inyong pag-iyak, sa inyong mga problema. Ngayon July ay magkakameron kayo ng healing at meron ditong peaceful resolution, peace of mind, peace of heart, and peace of life. Ang ganda. Congratulations to all of you guys and thumb up, click notification bell para updated kayo sa aking video, E777 TV channel, My Card Never Lie, and see you in the next one. Bye!